guys, Cheng here. Welcome to my YouTube channel. I create medtech related videos. So if you want to support me, just click the subscribe button and hit the notification bell so you will get notified whenever I post it. For today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano mag-venipuncture gamit ang closed system or evacuated tube method. So keep on watching! Sa closed system or evacuated tube method, hindi tayo gagamit ng syringe. Kundi ang gagamitin natin ay ang two-way needle at hub. Two-way needle siyang tinatawag kasi may needle din siya dito at may needle din siya dito. Ito, needle para sa tube. Dito naman ay para sa arm ni patient. Pag binuksan, ganito ang tamang pagbubukas nito. Pag ganyan. Tapos, ilalagay mo dito sa hub. Tapos, may screw siya dito. Dito mo siya ilalak. Tapos, ganito ang itsura nito. Tapos, kung ito na yung pantutusok natin kay patient. Itong block is 22 gauge. So, pag tinakpan, ganito. Tapos, ganito. Okay, ganito ang gagamitin natin. Ginagamit tong evacuated tube method para sa maraming samples or multiple samples. Maganda to kung maraming tube ang gagamitin. Ganito, para salpak na lang po tayo ng salpak. Tapos, pag magsasalpak ng test tube, dapat ganito ang itsura niya. Hindi nakatapat sa yung sticker para makita mo kung may nagbabacuum ba ng dugo at saka kung nag-stop na yung daloy ng dugo, meaning nakuha na ni tube yung kailangan niyang dugo. So ganito, tapos hawakan mo yung handle dito sa may hub, ito. Tapos yung thumb mo yung mag-pupush kay test tube, ganyan. Okay, tapos yun, tanggalin. Ako pag nagtatanggal ako, di ba nakaganyan, tapos iikot ko siya ng konti, tapos itong index finger ko yung nagaganito. Nagpo-push kay test tube. Ganun ako kumuha pag evacuated tube method. Isa ring importante dito is dapat yung test tube mo ay naka-ready na sa tabi mo. Kunyari pag kanan yung gamit mo, dapat andito yung test tube mo, para hindi ka na naguguluhan. Kasi kung nakakalat yung test tube mo, for example, andito sa kabila yung mga test tube mo, pag naka-anchor na dyan yung two-way needle, magko-crossover ka pa. Baka na nagugulo na to. Kaya mas maganda kung i-ready mo na dito sa gamay mong part. Okay? So first na gagawin mo is magpapakilala ka na ikaw yung medtech na kukuha ng dugo. Then, kunin mo yung request kay patient. Tapos, proper patient identification. Tanungin mo yung pangalan niya, edad niya, birthday niya. Then, tignan mo yung request form kung anong request ni doc para sa kanya. Yun ang proper patient identification. After nun, mag-alcohol na tayo ng kamay para ilagay na natin yung gloves. Na natin yung gloves. Dito na lang po. Ilagay na natin yung tourniquet. 3 to 4 inches above the puncture site. Then, close po. Anticubital fossa, ito yung median vein, cephalic at basilic. Kung hindi maganda, tingin ka sa cephalic. Last choice mo is basilic kasi masakit dito tsaka mabilis maghematoma. Okay. Tapos, pag nakakalagay ka na ng tourniquet, dapat hindi lumagpas yung tourniquet sa arm ni patient ng 1 minute para ma-avoid mo ang hemoconcentration. Pag naghahanap kayo ng vein, mararamdaman nyo na para siyang nakaumbok, malambot, ganun. Yun na yung vein na hinahanap ninyo. Then,
Pag nakapalpate na kayo ng vein, i-release nyo muna yung tourniquet para linisan na muna natin yung site. Mula dito, sa site na gusto mong turukan, dyan, tapos palabas ang iyong pag-aalkohol para hindi kumalat yung dumi. Dapat palabas. Habang ini-air dry, pwede na natin yung gagamitin nating two-way needle at hub. Gamit. I-ready na natin. Itong gamit ko is 21 gauge. Tapos, ang order of draw, una ang sodium citrate or blue tap, then red tube or plain tap, then heparin, ang susunod din, etita. So, dry na yung arm ni patient. Ibalik na natin yung tourniquet. I-ready mo na rin yung cotton. Yung cotton. I-ready ko na rin yung cotton. Yung puncture site dapat hindi sa linya, dapat lower. Okay, then tusok na tayo. Then sodium citrate first. Yan. Tapos pag napansin mong nag-stop na yung daloy ng dugo, meaning nakuha na ni sodium citrate yung kailangan niya. So, tanggalin natin. Tapos, sodium citrate, i-shake mo siya o invert mo siya ng 3 to 4 times. Then, red tap. Red tap. Ang red tap, pag glass ang gamit na red tap, hindi na kailangan ng inversion. Pag plain tube, ay pag plastic, yung plain tube mo, kailangan mo siya ng i-invert ng 5 times. So, itong gamit ko is glass, kaya hindi na ako mag-i-invert. Then, next is heparin. Heparin. Ang heparin, kailangan mo siyang i-invert ng 8 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, last natin is ang edita. Sa last tube, pwede mo nang i-release yung tourniquet from the arm of the patient. Tapos, dapat yung angle mo is 25 degrees. Nakalimutan kong sabihin. Yan yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Open po na po yung kamay, ma'am. Then, ilagay mo na yung button. Yan. Tapos, press mo muna. Press mo muna. Ma'am, pa-press na lang, ma'am. Okay na po. Tapos, yung needle na ginamit, takpan gamit ang scoop technique. Yun. Tapos, mag-ingat pag tinatanggal kasi may dugo na yan. Matusok ka, baka nanginginig ka, tapos sinalubong mo yung kamay mo, hindi pwede. Dapat fish out palagi.
Okay. Tapos, itapon na to sa sharp container. So, yun guys, ang ating evacuated tube method. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching. Please comment, like, and subscribe. Thank you!